Mapagpalang araw po sa inyong lahat, DJ Sean here. Kung mahilig po kayo sa mga crime stories around the world, like and follow ang ating DJ Sean Stories. Marami pong salamat at abangan nyo po ang kwento natin araw-araw. Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa Thailand. Paalala po, baka maguluhan po kayo sa kwentong ito, dahil ito ay dalawang kwento na magkaiba. Pero sa mga kwentong ito, ang third party o love triangle ang isa sa mga sinasabing mga motibo kung bakit ito nangyari. Kung madalas po ang napapanood o nababasa natin ay karamihan mga babae ang napapatay ng kanilang mga asawa, ang mga kwento na sumusunod ay tungkol naman sa asawang babae na naging mastermind sa pagpaslang sa kanilang mga asawang foreigner. Ito ay kwento ng pangangaliwa at tungkol sa pera. January 19, 2018, natuklasan ang sunog na labi ng isang lalaki sa isang kagubatan sa Thailand. Ang pagkakakilanlan sa lalaking Italiano ay nakumpirma lamang sa pamamagitan ng isang tattoo sa kanyang katawan. Kinilala ang lalaki na si Giuseppe De Stefani, isang Italian at 61 years old. Ang kanyang mga labi ay natuklasan matapos makita ng mga residente doon ang isang usok na mula sa taas ng kagubatan. Di nagtagal, inakusahan ng mga pulis ang Thai na asawa ng biktima na si Rohira, 37 years old, at sinasabing ito nga ang posibleng pumatay sa biktima. Madalas daw marinig ng mga kapitbahay sa lugar ng bahay ng mag-asawa ang pag-aaway ni Giuseppe at Rohira. Sinabi din ng mga kapitbahay na si Rohira ay may dalawa palang dayuhang karelasyon. Ang biktima nga na kanyang asawa at isang Pranses na si Amory Rigaud, 34 years old. Si Amory ay nag-overstay na sa kanyang visa, na blacklist at illegal na pumasok sa Thailand ng maraming beses sa pamamagitan ng pagdaan sa Laos. Nalaman din sa investigasyon na may una na palang asawa si Rohira, isang Thailander. Ang mga labi ni Giuseppe ay nakita ng di kalayuan sa bahay nilang mag-asawa. Kaya nga, ang mga pulis ay pumunta sa bahay ni Rohira kung saan siya nakatira. Kasama rin sa bahay ang dalawa niyang anak mula sa dati niyang asawa. Hinalughog ng mga pulis ang buong bahay, pero wala nga doon ang sospek. Pero natagpuan nila ang pasaporte ni Giuseppe na nakatago sa kisame. Nakita rin ng mga pulis ang isang sulat na pinaniniwala ang isinulat ni Giuseppe. Ang sulat ng biktima ay naglalaman ng, "Sabi mo mahal mo ko dahil gusto mo lang ang pera ko. Wala pa akong nakikitang kasing sama mo." Sa paligid ng bahay, nakita rin ng mga pulis ang bakas ng dugo, gulong ng sasakyan at uling na posibleng ginamit sa paglikha ng apoy. Kinolekta lahat ito ng mga pulis para dalhin sa forensic evidence. Ayon sa investigasyon, si Giuseppe, ang biktima, ay pinaniniwalang inalok si Amory ng 100,000 baht o katumbas ng 160,000 pesos para lang makipaghiwalay ito sa kanyang asawang si Rohira. Pero tinanggihan daw ito ni Amory. Dahil dito, naging pangunahing sospek si Amory sa pagkamatay ng biktima. At dahil nga si Rohira at Amory ang mga hinihilalang may mga matitibay na motibo para patayin ang biktima, sila ay pinaghahanap ng mga pulis. Pero hindi nila ito nakita agad. Kaya nga, naglunsad ng malawakang paghahanap ang mga pulis sa kanilang dalawa. Ayon sa ilang mga saksi, ang dalawang magkalaguyo ay sakay ng isang puting Toyota Yaris nang sila ay tumakas. Kalaunan, ang mga nakatira sa kalapit na lalawigan ng Tak ay nag-report sa mga Thai police na nakita nila si Rohira at Amory na nagtatago daw sa isang tree plantation sa isang distrito sa Thailand. Dahil dito, sinimula ng mga pulis na hanapin doon ang dalawang mga sospek. January 28, 2018, nahanap ng mga pulis si Amory sa isang kagubatan na malapit nga sa plantation at agad na inaresto ito. Sa gubat,
Natagpuan din ng mga pulis ang kanilang getaway car na pininturahan na ng kulay itim. Nakita din ang kanilang tent at isang camp kitchen. Pero sa kasamang palad ay hindi niya kasama si Rohira. Pero ayon kay Omari, wala naman daw itong pera kaya hindi na ito makakalayo pa sa kagubatan. Matapos ang masusing pagtatanong ng mga pulis, itinanggi ni Omari ang mga paratang at isinisisi ang pagpatay kay Rohira at sa dati nitong asawa na isangang Thailander. Sinabi din ni Omari na tinulungan lamang niya si Rohira na tumakas. Pero si Omari ay kinasuhan pa din ng murder at concealing the body. At hindi din siya pinayagang makapagpiyansa kaya nanatili siyang nakakulong. Ipinagbigay din alam ng mga Thai police sa French Embassy ang pag-aresto sa kanilang citizen. Nag-antay muna ang mga police ng Thai ng isang French translator bago pa sila muling magtanong kay Omari. Hindi na rin muling nagbigay ng pahayag si Omari at sinabi na lamang ang mga katagang salamat pagkatapos daw ng interogasyon. January 29, 2018, mandang alas 11 ng umaga, si Rohira ay natagpuang nagtatago sa isang puno ng prutas sa Tak Province. Mga isang kilometro ang layo mula sa lugar kung saan nahuli ng mga pulis si Omari. Ayon sa mga pulis, si Rohira ay mukhang pagod na pagod at may hawak na isang bag ng pagkain sa kanyang mga kamay nang matagpuan siya ng mga pulis. Posibleng naligaw daw si Rohira sa gubat kaya hindi na ito nakalabas. Taliwas naman sa sinabi ni Omari, ayon kay Rohira, hindi daw siya ang pumatay kay Josefe. Ang totoo daw na pumatay ay si Omari. Siya daw ay nag-drive lang ng getaway car nila noon. Ayon din kay Rohira, siya at si Omari ay nakipagkita daw sa biktima sa isang kagubatan upang lutasin ang hindi pagkakaunawaan. Pero ang pagtatalo ay uminit at nawala na sa kontrol. Dito na nga daw napatay ni Omari ang biktima. 10 araw na tinakasa ni na Omari at Rohira ang mga pulis. Bago sila tumakas, napag-alaman na bumili sila ng maraming pagkain, insect repellents, spray paint at nagtago nga sa kagubatan. Dahil sa mga ilang matitibay na ebidensya, sinampahan ang kaso sina Omari at Rohira laban sa pagpatay kay Josefe. Dinala silang dalawa sa isang provincial court para hintayin ang kanilang paglilitis noong December 23, 2018. Sa unang trial, umami namang guilty ang dalawa para sa kanilang mga kaso. January 31, 2018 ay nahatulan sina Omari at Rohira. Unang hinatulan ng korte ng 20 years sina Omari at Rohira para nga sa pagpatay kay Josefe. Ngunit ang kanilang mga sentensya ay binawasan dahil sa kanilang pag-amin. Si Rohira ay nakakuha ng 14 years at 4 na buwan na pagkakulong habang si Omari ay nakakuha ng 14 years at 8 buwan na pagkakulong. Si Omari ay napatunayang ding guilty sa pagpasok ng illegal sa Thailand. Nang mahuli ang dalawang sospek, hiniling pa daw ni Rohira sa mga pulis na makita si Omari sa huling pagkakataon bago nga sila ikulong. Ang magkarelasyon na si Omari at Rohira ay nakitang naghalikan pa nga at nagpaalam sa isa't isa. Sinabi ni Rohira kay Omari na, baka hindi na tayo magkita. Bago nga tuluyang ikulong, nagpaalam din si Rohira sa kanyang dalawang anak. Ngunit, hindi naman binisita si Rohira ng kanyang nanay dahil nahihiya ito sa ginawa ng kanyang anak at kinukutya sila ng mga kapitbahay dahil nga sa nagawang krimen. Ang pangalawa nating istorya ay nangyari naman ng February 21, 2018. Ito ay nangyari bandang alas 10 ng gabi kung saan si Montri Upala ay binaril habang papunta sa kanyang kasintahan at dalawang anak. Ang larawan po ni Montri ay hindi na po inalabas sa media. Natagpuan ng mga pulis ang labi ng biktima sa tabi ng isang Toyota pickup truck. Nakita nila ang windshield ng sasakyan na mayroong humigit kumulang 20 na marka ng bala ng shotgun.
Nakakita din ang mga pulis ng tama ng bala sa side mirror ng sasakyan. Ayon sa investigasyon, si Montri ay isang Italian din at uminom sa isang service station kasama ang isang kaibigan bandang alas 10 ng gabi. Pagkatapos daw ay umalis siya upang bisitahin ang kanyang kalaguyo. Batay din sa investigasyon ng mga pulis, ang asawa ni Montri ang utak daw sa likod ng pagpatay. Si Montri ay ikinasal kay Nichipat na isang Thailander. Nasa proseso na ng hiwalayan ang mag-asawa, ngunit natigil ang paglilitis dahil sa hindi nila pagkakasundo kung paano hahatiin ang kanilang mga ari-arian. Ayon din sa mga Thai police, maaaring umarkila si Nichipat ng ilang mga gun for hire para patayin ang kanyang asawa dahil sa selos. Nalaman kasi ni Nichipat na ang kanyang asawa ay may kalaguyo at nagkaroon pa siya ng mga anak dito. Bukod dito, napag-alaman din na si Nichipat ay umaasa pala sa 10 milyong baht na maaari niyang mamana kapag namatay ang kanyang asawa. Dahil dito, naglunsad ng paghahanap ang mga pulis para kay Nichipat at sa mga posibleng niyang kasabwat. March 28, 2018, naaresto ang 5 sospek sa pagpatay kay Montri. Kasama nga dito ang kanyang asawa. Si Nichipat, ang 4 na iba pang mga sospek na pawang binayaran ni Nichipat ay kinasuhan ng pakikipagsabwatan sa kasong murder. Pero itinanggi nilang lahat ang paratang na ito at hindi din sila pinayagang makapagpiyansa. Magpahanggang ngayon ay wala pa pong hatol sa mga pumatay kay Montri. Nakakalungkot po ang mga ganitong kwento dahil hindi po ako makapaniwala na may mga babae na kaya nilang pumatay ng kanilang mga asawa para sa kanilang minamahal at dahil na rin sa pera. Dahil madalas nga po, lalaki ang gumagawa ng mga ganitong klaseng krimen. Marami pong salamat sa inyong panonood! Abangan niyo po ang ating susunod na crime story sa loob at labas ng ating bansa. Dito lang yan sa DJ Sean Stories. Do not forget to like and subscribe. God bless everyone. This is your DJ Sean.